Alam mo, tingin ko sa'yo. Isa kang kambing na nagpupumilit maging tupa. Pogi, Wapings, Crush ng Bayan. Diyan natin ialin tulad ang aktor na tampok natin sa bidyong ito. Tara, samahan niyo kung alamin ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Malamang, naalala niyo pa ang aktor na minsan pinagkaguluhan ng mga kababaihan noong dekada 90 dahil sa taglay niyang gandang lalaki at karisma nito sa pelikula. Siya ay si Jaime Garchitorena, ipinanganak noong June 12, 1968. Siya ay nagmula sa may kaya at kilalang pamilya dahil ang kanyang ama na si Francis Garchitorena ay dating presiding judge ng Sandigan Bayan at si Victoria Garchitorena na kanyang ina ay dating senior government official at executive ng Ayala Corporation. Noong kabataan ng aking bida ay hilig niya ang musika kung saan ginagawa niya itong pampalipas oras at dahil sa gandang lalaki nito at artistahin na mukha ay kinuha siyang endorser ng Puma noong 1980 at noong 1981 naman ay kinuha rin siya ng Branda Adin bilang signature model. Pero ang talagang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makilala at sumikat ay noong ibigay sa kanya at ipakanta ang jingle ng close-up commercial noong 1990 na kinumpose ni Danny Javier ng Abo Hiking Society. Dahil dito ay napansin siya hindi lang sa galing niya sa pag-awit kundi ang kanyang artistahin na dating na kinakikiligan ng mga babaeng tagahanga at mga sumusubaybay sa karera nito. Naging signature song na ito ni Jaime simula noon at napasama ito sa kanyang album na iprinuduce ng Octo Arts International. Kasama sa kanyang album ay ang nakilala rin kanta na Would It Matter. Matapos ang matagumpay na album ng ating bida sa Octo Arts International, noong 1992 ay inalok naman siya ng biba ng kontrata para sa recording at pelikula. Ang kanyang kauna-unahang pelikulang kinabilangan ay ang pelikulang John and Marcia bilang Edwin noong 1991. Mula noon, nagikabi-kabila na ang mga proyektong alok sa ating bida. Ang kanyang matigas na tindig, mahabang buhok, gandang lalaki ay naging bentahin ito para maging epektibo siya sa mga ginaganapan niya sa pelikula. Ang madalas na papel niya sa mga pelikula ay ang spoiled brat na anak ng mga kontrabida na talagang epektibo pag siya ang gumanap, mapakomedya man o aksyon. At ito bayaran nyo! Ilan sa mga pelikulang kanyang kinabilangan na talagang tumabo sa takilya ay ang Anthropoid Medina noong 1991, Andres Manambit noong 1992, Miss na Miss Kita, Utol Kong Hudyum 2 noong 1992, Jaime Labrador, Sacristan Mayor noong 1992, Gaga ay Prinsesa ng Brownout noong 1993, Pinagbiyak na Bunga noong 1994 at marami pang iba. Nakasama din niya ang mga iniidolo natin sa pelikula gaya ni Eddie Garcia, Dolphy, Chiquito, Robin Padilla, Raymart Santiago, Andrew E. at marami pang iba. Pero habang aktibo at nasa rurok ng kanyang karera ang ating bida noong dekada 90, ay nagdesisyon siya na lisanin ang nakasanayan niyang mundo ng pelikula para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Ateneo de Manila at nakapagtapos ng Masters in Entrepreneurship sa Asian Institute of Management. Dahil sa kanyang dedikasyon at tiyaga ay nagtagumpay siya sa karerang tinahak niya mula sa mas mababang posisyon. Noong 2011 ay napromote ang ating bida bilang presidente at CEO ng isang malaking kumpanya, ang Credit Information Corporation, hanggang noong 2020. At sa kasalukuyan, si Jaime ang naging Managing Director for Commerce and Payments sa kumpanyang UBX Philippines. Bagamat iniwan ng ating bida ang pag-aartista, subalit ang kanyang mga naiambag sa industriya hindi na malilimutan pa. Isa si Jaime Garchitorena sa mga aktor na kapupulutan mo ng aral at inspirasyon sa kanyang naging karera sa buhay. Marami sa mga tagahanga niya ang umaasa na muling babalik ang ating bida sa pag-arte sa
pelikula man o telebisyon, subalit walang kumpirmasyon kung ito ay mangyayari sa hinaharap. At dito na natin tatapusin ang video ito. Ikaw, anong naging pelikula ang kinabilangan ni Jaime Garchitorena ang talagang nagustuhan mo at kinilig ka na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Ito! Kaya mong kopihin? I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam!